Welcome, dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collection of your energy at this time. Counselor, and this, yan ang mission mo eh. Yung sabihin yung katotohanan kasi blue din naman. Para ba napaka-vast na knowledge mo, na karunungan mo, ng alam mo. Kasi this huge fish, no? A whale, blue whale. Napakalaki ng brain mo. Ibig sabihin, your brain is capable and may capacity na mag-accumulate ng wisdom, knowledge. And then yung mga na-accumulate mo na wisdom, knowledge, experiences, yung mga natutunan mo ay mai-share mo yun ng clear and direct sa mga tao. Yan ang iyong mission. O maybe isa yan sa mission mo. Isa yan sa purpose mo. Isa yan. Yan ang mga tinatawag na kadalasan sugo. Ganyan ang sugo. Yan ang isa sa... Wala akong sinabi na sugo ka. Ganyan ang mga misyon ng mga sugo. May kakayanan din na magpagaling. Manggamot ang sugo. At yung magsalita. About spirituality. And... Pwede sugo ka kasi may mission kayo. And magaling ka mag-guide. You're good at that. Sa pagka-counsel or yung maging counselor, ganyan. And with emotion pa yan pag mag-guide ka. Pag magsalita ka ay with emotion, with your real emotion, feelings. Kasi may water, parang tubig to yun. More clarification about this. Yun na nga ang mission mo, to offer a help. Parang you lend your hand to help. Maybe those who are not only less fortunate, but also who needed your help. To show affection, care, lalo sa mga victim, lalo sa mga kailangan ng guidance. Kasi may counselor dito. You can offer help through your guidance, through your guide, through what you tell others, through the truth that you speak, para mabalance yung emotion nila and yung intellect nila, yung isipan nila, yung emotion nila, lalo kung nadidepress, may pinagdadaan sa buhay. Now, there is someone who care for those people na parang naging hopeless na, na may mga pinagdadaanan, na ginawa ng scheme and deceit and unfair injustice ng iba.
Ano pa tong mission mo? And to use your emotion and intellect to offer the truth. To tell the truth. Kasi may counselor pa dito. And also, ito, yung magkaroon ka ng anak. Yun ang mission mo, ang magkaanak ka. At matali ang evil. At ang mamuhay ka ng abundant. What's with this card though? Matalo ang evil. Siguro may evil na mga tao na may masamang binabala, yung may mga masamang plano. As hindi naman lahat dito sa mundo ay mabubuti. Iba, masama ang intention talaga. Driven ng ganid. Gahaman, no? Greediness. And kapangyarihan. As well as, yun ang kanilang goal, eh. Ang makuha yung gusto nila. And driven ng kanilang selfishness, pagiging selfish nila. Or maybe inggit din pati. Yung matali na itong mga to, yan ang yung ano mo, mission din. Yung mind, yung mga evil. So baka pag makapanood dito yung mga evil doers, sabihin nila sa kanilang reading ito, mission nila na itali yung sugo pa. O yung mga chosen ones, yung mga taong kininggitan nila. Sorry for you evil doers, lalo yung mga witches dyan, hindi sa inyong reading to. Sa ano to, sa totoong parang may mission galing sa God. Kasi kayong mga witches, yung mission ninyo galing yan sa padiliman. Ginagamit nyo yung mga, ano ba yung taglay nyo kapangyarihan, yung nagagamit nyo, witchcraft. Anong pinapagalaw dyan? Demonyo, right? So, sa kadiliman kayo, hindi kayo sugo ng Diyos, ng God. Sugo kayo ni Satanas. Para hadlangan, para harangan ang mga sugo at chosen ones at yung may mga mission at may mga purpose. Kaya hindi sa inyong reading to. Kasi masyadong nagma-feeling yung mga witches na yan, eh. Naakala nila, kasi pinapaniwala nila yung sarili nila, sa sarili nilang kasinungalingan. That's why I'm telling you this. Dinadirect ko na. Pinaprank ako. Para itali itong mga pwedeng mga witches o yung mga basta kampo ng kadiliman, yung may masungay ba, mga ganun, mga demonyo o mga witches, mas samang tao, mga evil yung intention. Meron kayong tao guys na tinubuan ng sungay, nagkasungay siya, yung bungo niya may sungay, meron doon sa Iloilo nung nahuka yung ano niya, kalansay niya. May sungay yung bungo niya. Kasi alam niyo kung ano yung ginagawa niya nung buhay pa siya. Yung santo, pinapalo niya ng ano eh, ng pamalo siya. Yung pamparo sa swang. Yung buntot ng pagi, pinapalo niya daw yun. Tumatay daw yung santo ng pera pag pinapalo niya yun. Oh, nagkasungay siya. Nung inuka yung bungo niya, may sungay daw. Bungo niya. Walang sungay. Meron.
Witchcraft yan. Yung ginawa niya na yun, witchcraft din yun. Kademonyohan yun. Sa demonyo yung gawa niya yan. Ibig sabihin, ayan. Matali ng mga kampo ng kadiliman. Gaya ng mga, siguro, ang mission mo ay manggamot din. O itali yung i-bind, i-chain ang mga demonyong tao. Demonyo, sa mga demonyo. Maring marunong ka manggamot o may kakayanan ka manggamot na mapuksa yung mga mangkukulam. Pati. Kasi sa kampo na ng kadiliman yung mga yan. Para sa kanila, anak pa rin sila ng Diyos. Si Cain nga eh, na pinatay niya yung kapatid niya dahil sa inggit niya, no? Di ba tinakwil siya ng Diyos? So, tingin nila, ano sila? Well, ano to? More clarification about this, the child here, for more information. Magsasama kayo, dalawa, ng masculine. Kunwari, ikaw yung feminine. Yung maging partner mo, yun ang masculine. Parang sun and moon, pagsamahin kayo, mag-create kayo ng anak. Magkakaroon na kayo ng anak. So, isa yan sa mission mo. And to chain and bind those evil. Kasama ba yung tao dyan na mga evil ang i-bind mo o i-chain mo? Oh yes, kasama yan sa i-chain mo o tapusin na katulad ng mga mangkukulam. Yes, para tapusin na din sila. Well, mangyayari tong union na to eh. Ano to, bago mo ma-chain to, bago mo sila ma-chain itong mga mangkukulam at kampo ng kadiliman, mga mangkukulam yan. Magkakaroon muna ng union, siguro mga mangkukulam yan. Or, basta ganun. Basta may mga sungay, basta mga ganun. Invisible lang yung sungay ng mga mangkukulam. well, pero kampo niya sila ng kadiliman. Union! Yung tatawa-tawa yan sila sa mga narinig nila dito sa reading ko. Pero masakit yan para sa kanila kasi masakit ang katotohanan. Yun talaga eh. Union. Mangyayari muna itong union bago machine itong mga to. Ma-unite muna kayo. And then, yan, mahatulan mo na yan sila. O maybe kasama mo yung person mo ang maghatol dyan sa mga yan, o. Kasama yan. Ma-unite kayong dalawa. Magkaanak pa kayo. Yes, full of love. At yung union ninyo, full of love. Oh. At yung magiging anak ninyo ay, yan na yung bunga ng pagmamahala ninyong dalawa. With emotions. Para bang, kayong dalawa ang tagahatol. Yan ba yan? Tagahatol? Yan, tamang term? Yes, kayo maghatol dyan. I-chain o i-bind o masapol yan sila. Mabullseye. Nakita niyo to? Bullseye yan. Isang target lang. Bullseye. Ganun yun eh. Tonto pa sila sa skills at deceit nila, no? Ganyan yan sila, guys. Tonto yan sila, pero deep inside, may fear yan. Parang nininervous yan sila kasi alam na nila kung saan yung papunta nila na mga makukulam na yan. Na mga witches na yan. Dahil afterlife. Yung buhay pa nga lang yung mga yan, kinakarma na yan eh. Nadadanas na yan ng bad karma. Ay balik na agad yan sa kanila eh.
Pero dahil sa inggit kasi nila, driven talaga sila na gawin yan. Kung ano man yung ginagawa nila, scheme na witchcraft. Dahil sa pagiging selfish gahaman, dahil sa kanilang maitim ang budi nila, dahil greedy sila, dahil gusto nila ng power and control. Ano naman ang energy ng person mo na magkakaanak kayo? Oh my gosh, hero. Hero. Hero, guys. Baka pangalan niya si Hero. Charot. Hero siya. Ibig sabihin, ano siya eh, mahilig siya mag-save. Or, hindi, ibig sabihin na superhero ah. Wala namang ganyan yun ngayon eh, na superhero. Hero siya, kunwari, may nakita siya mga animals na masasagasaan. O tao, save niya yun. Hindi siya magdadala ang isip na i-save yun, na iligtas. Ganun yung hero eh. Or, iba-iba yung klase ng hero, di ba? Ganun ang totoong hero. Search yung word na hero. Kagaya ni Jose Rizal. Yung willing na i-sacrifice din pati yung sarili para ma-save ang isang tao o ang maraming tao. Ganon ang hero. Matapang to. Oh, redo. Dark yung redo. Dark yung pagka-ready to. Matapang na iligtas o i-save. Yung kailangan iligtas o i-save. Ganyan yung person na magkakaroon ng union sa inyo. Na magkakaanak kayo. Ano ang taglay mo? Tingnan natin na. Love, pagmamahal. Yun ang taglay mo, isa sa taglay mo. Color pink ko. You could transform anything or everything because of your love. Dahil sa taglay mong pagmamahal. See? So, ibig sabihin, empathetic ka, loving, mapagmahal, may care. So, see? May affection. Hindi sa masama, ha? Sa evil, hindi sa evil, ha? Kayo ang magpubuksaan ng mga evil na yun, eh. Ahatol sa evil. Hindi sa evil. Kundi doon sa mga biktima nila, sa mga kawawa, sa mga dapat kahabagan. Eh, hindi doon sa nagkukunwari lang. Yan ang parang kaiba. Hindi doon sa mga demonyo. Yan nga, i-ano nyo eh, tatalin nyo yung mga demonyo na yun eh. Yung mga witches naman at kampo ng kadiliman, baliktad yan sila. Yung mga sugo, yung mga totoong sugo at chosen ones, at yung may mga mission, may mga purpose na binigay ng God, no? May mga gampanan. Yun ang gusto nilang atakihin. Eh. Gusto nilang imbahin yun. Kasi
driven niya ng inggit, and then sinusulan pa siya ng Satanas. Yun ang mission nila kay Satanas. Malaman niya kasi driven ng inggit. Inggit na nag-unjok dun sa kanila at si Satanas. O yung kampon na sila ng kadiliman. So, paano ba yung naging sugo? Yan. Yung magagawa nga ng witchcraft, schemes, iba. Dahil nainggit. Dahil gusto nang hadlangan yung pag-asenso ng iba, yung destiny ng iba, yung pangarap ng iba, na wala namang ginagawa sa kanila. Dahil lang sa nainggit sila. O inisin nila, gagawa nila ng kung ano-ano. Gawin pa ng kwento. Sabihin nila masama, pero ang totoo silang masama. Driven sila ng inggit nila. Gagawa nila ng scheme. Kunwari, batuhin nila ng spell hanggang sa magalit, mairita yung tao. Siyempre, yung influential pumapasok sa subconscious mind ng tao yun eh. Sabihin nila, mainis ka, magalit ka, puno ka ng puot. Magwala ka, o ano pa. Mag-isip ka ng walang kwenta, o ano pa. Ganito-ganyan, isipin mo, ganito-ganyan. Mga ganon siguro. Oh. Para mang demonyo din, mga ganon. Ganun sila. Tapos sabihin nila, ikaw masama na. Pero in-impluensya nila yung utak mo ng palipadhangin nila, spell nila, scheme nila, witchcraft. Tingnan nyo kung ano yung scheme ng mga evil na mga tao. Sa tao pa lang yun ha. Wala pa yung mga ano nila, boss. Alam mo kung sino boss nila? Eh, didimonyo. Demonyo ang boss naman yan. Alila ng mga demonyo yan. Para mang harm o maghasik pati ng lagim sa ibang tao. Na namumuhay ng matuwid, matino. Yung inggit nila, yun ang number one dyan eh. Yun ang pinagmulan yan ng lahat kung bakit sila naging evil. See? Inggit. That's the root of all evil. Inggit. Totoo yung sinasabi ko, wala namang magsinungaling ako. Nung pala, pag magsinungaling ako, totoo naman yun. Direct lang and prank ka. Candid. Kasi yun ang totoo eh. Anong message ng person na yan, na magkakaroon ng union sa inyo, na magkakaanak kayo. Message yun sa'yo. I know I was a distraction from your pain. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magiging partner mo, na magkakaroon ng union sa inyo. Dalawa. Itong person na to, na nag-embody ng hero. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Kasi, I love you. I love you. Maring kilala ka na niya. I love you daw. Malapit na, o matagal-tagal pa, o in the future pa, mangyari itong union. Ang importante ay
magtagumpay, no? On the side ng light. Actually, magtatagumpay yan eh. God ang magsusuporta sa inyo yan. Kalangitan, angels, and God. At saka, palagi kayong makakita ng combinations ng number na meaning niyan ay trust the divine plan. And yung mga numbers, combination ng numbers na meaning ay if you're aware ha, yun ang mga synchronicities. Yung tinatawag na synchronicities. Yan. Na you are supported and guided. You are always supported and guided by your guardian angels, by the angels. Kahit na, lalo na pag nasa tough times ka or yung dumadanas ka ng tough na challenges or may mga pinagdaanan ka sa buhay. Ngayon. Ewan ko ng mga combination number yun. Kasi, hindi naman pwedeng bantayan yung mga number na yan para, ay, ito ba? Totoo nga. Ganito, ganyan. Hindi pwedeng bantayan. Kusang lalabas lang yan, kusa lang yung silang magpakita sa yung number na yan. Timingan lang talaga. Ganon. Pulit-ulit yan. Na magpakita sa yung number na yun. Pulit-ulit. Hindi lang isang beses. Hindi lang dalawang beses. Sunod-sunod yan. Makita sa yung lagi yung mga number na yun. Ganon yun. Yun ang synchronicities kung tawagin. Yan. And may meaning yan. Lalo kung palagi ka nakakita ng 616. 606. Ano pa ba ibang number? Basta mga synchronicities. May mga meaning yan siya, guys. Ano pa ang about sa'yo? O taglay mo? Ano pa? Yung kakailan mo mag-transform. Or to transform anything. Parang katulad nitong butterfly. Yun ang taglay mo, yung kakailan mong mag-transform. Habang nasa path ka na yan, habang nasa journey ka. Kasi life is a journey. Yung iba hindi nata-transform eh, mahirap mag-transform ba? Hindi sila nata-transform. Parang kunwari kukun na namatay na, hindi na nag-transform. Hindi naging butterfly, nabulok na lang. Ganon. Ikaw, bakit? Ilang beses ka ba na-transform? Madaming beses ba? Hindi. May tatlong beses ka ba na-transform? Tingnan natin. Hindi. Isang beses ka lang na-transform? Hindi. Dalawang beses ka na-transform. Basta na-transform ka, pwedeng dalawang beses. Alam niyo yung hindi transformer ha? May na-transform ka, may mga pagbabago, may nag-change sa'yo kahit sa ugali mo. Sa mga kaya mong gawin, it's a huge transformation. Ibig sabihin, you learn from your experiences, you have transformed a lot. Right now, na-transform ka a lot right now, yes, you're becoming like this. Powerful, strong yung chakra mo, open, and yung mga evil, and yung mga witches, yan,
naiinggit sa'yo kasi meron at meron talaga yan. Lalo pag meron kang purpose or mission, atakihin ka ng mga yan. They will try to attack your light or higupin yung liwanag sa'yo. Yung light mo, you will try to do that. Pero it's within you. It's your energy. It's you. Dahil nagkaganyan ka, dahil sa dumaan ka sa transformation. Gusto nila yan eh. Kung anong taglay mo, gusto nila yan. Kunin sa'yo eh. Yung liwanag na yan, yung mga kayanan mo, kung anong meron ka, gusto nilang kunin sa'yo yan. Gaman kasi yan sila. Yung mga witches na yan. At yung mga gahaman pa na iba na mas skim. Greedy, full of greediness. Very selfish. Sabi niya na po ulit-ulit yung sinasabi ko. Kasi masakit yung sa tenga nila. They feel uncomfortable. So sinasabi ko, tinatamaan sila eh. And I'm not trying to change them. They have free will to live what they want, to be who they want to be. It's their own life. And yung mga ingitira, I'm not trying to change them. For what? Kasi kahit na i-try mong baguhin yung mga yan, ganyan na talaga yan sila. Nasa tao kung magbago yung tao o hindi. Eh, hindi kailangan ng iba para, ibang tao para baguhin sila. Nasa kanila yung pagbabago. Kasi may free will ang tao. Diba? So yan. And yung kakayanan mo, maybe your strength, no? Yun ang merong taglay kay strength. And independent ka. Kasi kung nakita nyo, isa lang to nandito sa path na to eh. Independent ka. You're strong, you're independent, you're confident, you're brave, you're fearless to walk on that path na mag-isa ka lang. Kahit na alam mo may mga challenges o kung ano pa yung mga nandiyan sa path na yan. Sa journey ng buhay mo. For me, I don't want to please others. I just want to tell the truth, to reveal the truth, and to seek the truth, and to share it with you. What is the truth? With the guide of our angels, of the angels of light. Ano pa ang about sa pagkatao mo? You're full of knowledge and a seeker of truth. Malalalim ang kaalaman mo. Oh, you have the key to open that knowledges or book of knowledges or information, no? Na hindi mabuksan ng iba, na ikaw lang may key na malaman yan. Para bang malalalim yan or hindi makikita ng iba yan. Parang, kunwari, awl ka na nakakita sa madilim.
Yung ibang hayop at ibon di makakita sa madilim. Hindi clear yung kanilang vision o paningin sa madilim. You have that vision or sight na makikita mo yung katotohanan. Na makikita mo what's around you na hindi makikita ng iba. Katulad ng pag-observe din through observation sa mga nangyayari, situation, sa paligid mo, sa ibang tao, ganon. O maybe kahit sa kapwa tao mo na lang naglalagay siya ng mask, obserbahan mo, feel mo na napike siya. Na hindi siya nagpapakatotoo, na nagmamask siya. Di ba, maglagay siya ng mask niya kundi naman siya ng harm. O hindi niya yung ginagamit para mag-take advantage ng iba. O manloko ng iba, o manlamang. Yun po naman ang ginagamit ng iba eh. Lalo yung mga psychopath. They can change mask. Madami silang mask. Depende sa taong karap nila. In order for them to get what they want. They're very manipulative kasi yung mga psychopath eh. And, ano pa? Truth seeker ka. Ang dami mo alam. Mahilig ka kasi magbasa, magsaliksik, mag-research siguro, at malalalim pa, profound to mga alam mo pati. Hindi lang mga basic na, o hindi lang mababaw. Kasi may owl pati dito. And it gives you power kasi may dragon dito. Kasi knowledge is power. You know? So energy mo pa lang yan. And this person na you're meant to be together. Na magkaanak kayo. Anong darating sa'yo? Ay, someone na nasa malayo. Baka nasa ibang bansa. Person to na darating sa'yo. Emperor. Emperor siya, guys. Yan ang darating sa'yo. Ito na ba yon? Yung hero. Tama nga. Siya na nga yan. Paparating yan sa'yo. Hero, yun yung body niya. Energy. Emperor. So, this is someone na full of strength. Brave, no? Very brave. Authority. Strong yung personality nito. Parang sumisimulo ng agila. Ikaw ay owl. Ang sumisimulo ka ng owl. At maybe dragon. Owl ka. Siya agila. Owl nandito eh. Owl. Kunwari owl ka. Siya agila. This is your counterpart. Courageous, determined, buong loob niya na puntan ka. Nasa ibang lugar yan. Layo yun siya. Ang darating sa'yo yung tao na yan, siya lang, clarification na naman. Aries, Leo, Sagittarius and Cancer, Aries, yan ang darating sa'yo.
We're on fire signs. Pero hindi mo mabase yan kung ano yung zodiac sign niya. Pwede. Pwedeng fire sign yung zodiac sign niya. Ano yung feelings niya sa'yo? Ito ang darating na yan sa'yo na Two of Wands. King of Wands in reverse. Insecure. Insecurities pati. Hindi siya ganun ka-confident. Or hindi siya ganun ka-believe sa sarili niya. Bakit mataas ang tingin niya sa'yo? Yes. Lalo spiritually siguro. Tingin niya mataas yung intuition mo, kakayanan mo spiritually, o the high priestess. So what? No? Spiritual lang yan. About spiritual lang yan. Sa spiritual lang yan eh. Ba't naman siya ma-insecure? Pero it's feelings kasi eh. No? Yung ganong nararamdaman. Mataas ang tingin niya sa'yo. Parang ano ba? Parang mababa tuloy yung tingin niya sa sarili niya. Parang tingin niya parang hindi siya tuloy. Feeling niya hindi siya tuloy. Ganong attractive pa. Pero buong loob niyan. Ano yan? Puntan ka. O i-pursue ka. Ano pang feeling sa'yo ng person na to? Na nag-embody ng hero na energy. Feelings yun sa'yo. Si hero mo. Si hero. Ito pa niyang energy. Oh. Ito talaga energy niya kanina. Si hero. malapit ang loob niya sa'yo. At magaan yung loob niya sa'yo. So pure yung feelings and love niya sa'yo. Maybe love ka nito. Na-feel niya sa'yo yung may soul connection. Sa inyo dala. Comfortable siya sa'yo. Kaya magaan ang loob niya sa'yo. Malapit talaga ang loob niya sa'yo. Not like others na nakilala niya. You're so dear sa person na yan. At home. Yun, naramdaman niya sa'yo. At home siya. Perfect match niya. Para bang peaceful and serene and everything is okay. So calm. Pagkasama ka niya o panaisip ka niya, parang ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-comfort. Parang ganun ba? Ano naman ang iniisip sa'yo ngayon nitong person na nag-embody ng energy na hero? Ano iniisip niya sa'yo ngayon? Nang hinayang? Nagra-regret na nawala ka sa buhay niya? Yan ang nagpabigat sa kalooban niya. Yan yung nag-overthink siya tungkol sa bagay niya. Nang wala ka sa buhay niya. O na-miss niya yung opportunity with you that time. Pero hindi niya ma-miss yung opportunity sa muling pagbabalikan ninyo. Kasi you're meant to be together. You have a mission and purpose together. At magkakaanak kayo. Yun ang full of regrets. Ano pa ang iniisip sa'yo ngayon yan ng hero na to habang iniisip ka niya? Ano ba to? Upright. Tingnan natin ha. Upright yan siya guys. Madami siyang iniisip habang iniisip ka niya. O
o may options ka. Tingin niya may options ka. Yun ang iniisip niya din na may options ka. And, or maybe siya may options din. Ang dami siya iniisip. Na parang, nandidistract sa isipan niya din eh. Gumugulo sa isipan niya. Kung kaya, parang may ma-distraction siya sa isipan niya habang iniisip ka niya. Kung kaya parang hindi siya ganun ka fiery or umaapoy na mag-take ng action sa'yo. Kasi may ma-distraction sa isip niya. Madami siya iniisip. Instead na mag-isip siya na gumawa na siya ng move towards you, madami pa siyang pinaplano, madami pa siyang iniisip na iba. O kung ano man yan, may iniisipan niya. Kung kaya, hindi siya ganun ka-passionate, hindi siya ganun ka-driven, hindi siya ganun ka... yung nag-uumapoy na mag-take na ng action o gumawa na ng move. Agad, ayan, may ma-distraction sa isip niya. O madami itong iniisip. O madaming plans. Ano ito, madami siyang plano? Sa isip niya. Madami siyang plano sa isip niya. Pero pero puro lang siya plano. Walang aksyon. Ano ang gusto sabihin sa inyo ng person na to na nag-embody ng hero energy? Gusto niya ng new beginning with you. Nakarelasyon mo man yan dati o hindi pa, o nakilala mo lang yan dati, maring na-miss yung opportunity with you, o nawala ka sa buhay niya dahil din sa kung ano man ang mga reason, kung ano man dahilan, no? Lalo kung may gumawa ng scheme. Baka binulungan siya ng iba ba? Yung picture niya. O sininda ng demonyo para gulin yung utak niya. Ganon. O ikaw, baka pareho kayong dalawa na ginawa ng scheme. Lalo kung past person mo yan. Gusto niya ng new beginning with you. A relationship. A fresh start. Ang magsimula kayo ng relationship, ang magsimula kayo magmahalan. At ano pang gusto sabihin sa iyo ng person na to na nag-embody ng hero? Hero. Gusto niyo ma-unite kayo. So, gusto niyang maging partner mo. Tinatawag talaga siya ng kanyang kapalaran, destiny. Yun ang tinatawag ng kapalaran. Swerte niya. Swerte niyo kasi ang isa't isa. Kung tawagin ba. Swerte niyo ang isa't isa kasi talaga. O nakatadhana kasi kayo talaga. That's why. Ganyan yung person mo. So ano pa? Your person is coming. Yun ang sinasabi niya. Paparating daw siya. May offer siya ng cup of love. Ang dami niya ang plano, guys. Instead na mag-take na ng action. Ay, nagpa-plano pa siya. Ang dami niyang plano sa buhay. Ang dami niyang plano para sa inyo. Ang dami niyang... maybe para sa... Ang dami niyang plano para sa inyo. Nagagawin. Ang dami niyang plano na gagawin action. Yun. Isip ng plano na gagawin. Ito yung kasama nito in the world. Higher fun. Gusto ko niya makita. Umabuo kayo. Sama kayo. At magpakasal kayo.
Hierofante. Wow. I love you daw. Ano ang wish niyan ng person niyan for you? Tingnan natin. Maging active ka na. Ang maging driven. Ang huwag magpa-hinder, huwag magpa-restrict. Yung mapuno, yung parang full of vitality ka. Ganyan yun eh. Yung maging happy-go-lucky ka. Ayaw niya maging malungkot ka. Ayaw niya manamlay ka. Yung ma-enjoy mo yung buhay. Ano pa ang gusto niya na mangyari? O yung maging buhay? Yung maging buhay ninyo. Ninyo, natural. Ace of Pentacles. Ayan. Yung mag-umpisa kayong magsama. Yan na yan. Yung mag-umpisa kayong kung sa tanim pa, na itanim yung tanim, no? And then, magkakaugat yun. Mag-grow. Tuloy-tuloy. Parang ganon. Ganon na ngayon. Yung mag-umpisa kayong magsama. Yan na yan. Yun ang gusto niyo mangyari. Magpakasal kayo. Magkita kayo, hindi magpakasal kayo, magsama na kayo. Yun. Simple. Ano pa? Ano pang gustong buhay niyan? Kasama ka. Ito kasi magaganda yung pictures dito. Guys, ship. Yung palagi kayo mamasyal sa laot, o sa ilog, basta sa may tubig, no? Na nakasakay kayo sa bangka. O yung manghuli ka ng isda, pwede na. Nakaka-enjoy yun, ha? Pag ganoon, pwede nyo pa maulam. O kaya papakain nyo. Maglayag. O ang mamasyal kayo sa bodies of water. Yung sasakay kayo sa bangka, and then enjoy nyo yung beauty of nature na nakasurround sa inyo. Ganon. Ano pa? Ano pa ang gusto niyong buhay? Na yung palaging gagawin ninyo together. Ano pa? Na maging buhay ninyo o gagawin ninyo. Palagi ganon na magkasama. Na magkasama kayong dalawa. Ring. Wish niya talaga, guys, na makasal kayo. O regaluhan ka niya palagi ng ring. Or, hindi makasal na kayo kasi ring to eh. Na you will end up together. 25, 7 sa numerology. So, spiritual number. Na bigyan ka niya ng ring. Bigyan mo siya ng ring. O, yung ma-engage kayo. O kasal kayo. Ganon. Seal ng pagmamahala ninyo. Ano pa? Magaganda kasing card dito. Ano pa? Ano pang gusto niyong buhay with you? Nakasama ka? O palagi yung ginagawa? Mga gano'n ba? Tingnan natin. Salam. Dami. Yung palagi kang madami. Tatlo lang to. Cross. Yung palagi kayong protected ng na you're always protected by the light, no? Kasi cross eh. No? Naprotektado kayo in Jesus Christ. Na walang evil na makatouch sa inyo o makapang-harm. Okay? And ito muna. Ito is pinakataas ka rin na. Letter. Yung palagi nyong gagawa ng letter, sasenda ng letter yung isa't isa. Or else, kung nagsasama na kayong dalawa, palagi kanyang bibigyan ng letter, love letter, or letter ba talaga yung gusto niya ibigay sa'yo? Letter? Yung gagawin kanya ng letter palagi na ibibigay niya sa'yo? Surprise na letter?
Hindi. Ano to? Mag-compose siya ng kanta for you. Ganun ba yon? So parang letter yung sumisimbolo dito, pero magko-compose siya ng kanta para sa iyo palagi. Parang yun ang handog niya sa iyo, yun ang offer niya sa iyo. Kanta, yung magko-compose ng kanta for you. Palagi. Baka mahilig siya mag-compose ng kanta o magsulat ng mga poem, pwede din. Kanta daw eh, ng kanta. Tapos kakantahin niya yun. Para sa iyong kanta na yun. Ganon. Baka hilig niya yun. And then, so romantic, no? Pagka ganon. Kumpusa ka niya ng kanta. Kanta palagi. Kanta nga daw. Garden. Ayan, oh. Yan ang gusto niyong palagi niyong gagawin. To spend time in nature. Yung palaging mamasyal sa garden. O dun kayo sa ilalim ng puno. Tapos may mga bulaklak sa paligid. Ayan, oh. Yung mga anak niyo makyat sa taas ng puno. Ganyan. O mababa lang naman. Manguha ng bunga ng kahoy, ganun, prutas. Nasaya niya na. Tapos so fresh pa yung paligid. Naglalaro yung mga anak ninyo, ganun. Binabantayan nyo. Nakatuwa pag ganyan. No? And then, enjoy niyo yung paligid, yung may mga flowers and may mga blossoms, no? Mga, ayan, so natural yung place ng, ang ganda lang, nakaka-relax, nakaka-rejuvenate, nakaka-calm, nakaka-gaan ng pakiramdam, nakaka-heal din, nakaka-good mood, pagkaganyan. Oh, parang katulad nito. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga bago dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.